Si Funny Works ay ang bunsong anak na babae ng pamilya Works at ang bunsong kapatid ni Tigre. Bagaman ang mga kalalakihan ng pamilyang Works ay naglingkod sa hukbo sa loob ng maraming henerasyon at ginantay ng imperyo ng Mondrian, ang mga babaeng miyembro ng pamilya ay hindi kailanman pinayagang sumali sa hukbo. Mula sa pananaw ng mga lalaki sa pamilya, ang kanilang tungkulin ay protektahan ang bansa at pamilya mula sa mga banta, at ang mga kababaihan ay lumayo sa digmaan. Kaya naman, mula pa noong siya ay bata, si Funny ay hiniling na mag-aral ng pagtitinta at disenyo ng sining. Inaasahan ng mga matatanda ng pamilya na maaari siyang maging isang sikat na artista o taga-disenyo, at tumulong na pamahalaan ang negosyo ng pamilya. Ngunit itinuring ni Funny na ito ay nasa ilalim niya. Mula nang maalala niya, ang hero na si Tigre ang pinakadakilang bayani ni Funny. Inaasahan din niya na balang araw, tulad ng kanyang kapatid, maaari siyang lumaban sa mga frontline para sa Imperial Army at bantayan ang imperyo. Pagkatapos niyang tumanda, ang aktibo at suwail na si Funny ay naging isang bangungot para sa kanyang tagapagturo. Pagod na pagod siya sa mga makalumang klaseng ito. Madalas siyang tumakas sa iba't ibang dahilan at mahina ang pagsasayaw gamit ang mga sandata, ngunit napakatalino ni Funny na kahit pagod siya sa kanyang mga aralin, nakakuha siya ng pangunawa sa napakaikling panahon. Si Tigre ay nagpakita ng matinding pagmamahal sa kanyang suwail na kapatid. Sa tuwing babalik si Tigre sa Luminous City para sa pagkukumpuni at pagpapanatili kasama ng hukbo, yun ang pinakamasayang araw ni Funny, dahil hindi lang sasabihin sa kanya ni Tigre ang ilang kakaibang anekdota at kapanapanabik na mga kwento sa larangan ng digmaan mula sa iba't ibang lugar, ngunit turuan din siya ng ilang mga kapakipakinabang na kasanayan sa pakikipaglaban na naging dahilan upang lalo pang manabik si Funny sa buhay militar. Gayunpaman, ay matatag na tinanggihan ni Tigre ang pagnanais ni Funny na sumali sa hukbo tulad ng dati niyang ginagawa. Ayaw niyang malagay sa panganib ang kanyang nag-iisang kapatid na babae. Dahil sa pagmamahal sa kanyang nakababatang kapatid na babae, nangako si Tigre na kapag 18 taong gulang na si Funny, dadali niya siya sa base ng order ng liwanag upang ipakita sa kanya kung ano ito, kaya ang ekspedisyong ito ay may espesyal na kahulugan para sa parehong Tigre at Funny. Gayunpaman, habang hinihintay ni Funny ang matagumpay na pagbabalik ng kanyang kapatid araw at gabi, may mga balitang dumating mula sa mga frontline, bagamat nanalo ang labanan laban sa mga frontier na demonyo, si Tigre, na namumuno sa 2nd Division of the Light's Order, umalis sa kanyang hanay sa hindi malamang dahilan at nawala. Habang ang imperyo ay nagdaraos ng pambansang pagdiriwang, ang pamilya Works ay pumasok sa isang krisis. Sa loob ng ilang panahon, kinalita ng mga desyerto at duwag ang mga bayani at commander, at ang mga salitang ito ay naging kasing kahulugan ni Tigre. Ang pamilyang Works, na dating sikat sa buong Mondrian, ay sinira. Sa isang banda, sinasamba niya ang kanyang pinakamamahal na kapatid, at sa kabilang banda, may napakaraming chismis. Sa harap ng lahat ng ito, si Funny ay nahulog sa kalituhan, ngunit pagkatapos ng kalituhan, sinabi niya sa kanyang sarili sa kanyang puso, ang aking kapatid ay hindi duwag, pabayaan ng isang desyerto. Sa kanyang pagkawala, kailangan kong tumayo at buhayin ang kaluwalhatian ng pamilya Works. Pagkatapos, sa kabila ng matinding pagsalansang ng kanyang ina at ng iba pang matatanda, determinadong pinili ni Funny na sumapi sa hukbo. Gusto niyang gamitin ang kanyang mga aksyon para protektahan ang dignidad ng kanyang kapatid at ng pamilyang Works. Ngunit hindi ito naging maayos gaya ng inaakala niya. Pagdating ni Funny sa kwartel, siya ay sinalubong ng halakhak at panunuya. Ang mga kawal ay lubos na nagtatangi sa layaw na marangal na ginang, at ang buhay sa kwartel ay higit na mahirap kaysa sa kanyang inaakala. Ang mabigat na pagsasanay at kakulangan ng material na mga kondisyon ay naging mahirap para kay Funny, na sanay sa isang magandang buhay. Para sa kadahilanang ito, inalis ni Funny ang kanyang mahabang buhok na mahal niya, naglaan ang dobleng pagsisikap sa pagsasanay, at matagumpay na nakapasa sa pagsusulit sa recruitment. Siya ay isinama sa scout unit ng Imperial Garrison. Ilang taon sa kanyang karera sa pagmamanon, tunay na lumaki at nagbago si Funny. Bilang isang Imperial Scout, madalas na kailangang gumala si Funny sa pagitan ng iba't ibang matarik na bundok o iba pang mahirap na lupain. Upang malampasan ang kanyang mga kakulangan sa pisikal at lakas, hindi niya akalain natuto siya mula kay Tigre, pinagsama ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban sa kaalaman sa disenyo na natutunan niya noon sa pamamagitan ng pagdidisenyo at pagbuo ng isang pares ng mahabang espada na may mga bakal na cable para sa kanyang sarili. Kapag hinaila niya ang gatilyo, ang mga bakal na cable ay bumaling mula sa hilt, tumawak sa target, at hinilahin si Funny palapit dito. Pagkatapos ng walang katapusang pagsasanay, sa wakas ay nakabisado na ni Funny ang espada,
at kasama nito, nag-shuttle siya sa pagitan ng mga bangin. Maganda ang pag-skill ng lahat ng uri ng mahirap at komplikadong lupain. Matagumpay na nakumpleto ang kanyang mga misyon ng paulit-ulit. Ang kanyang pagganap ay hindi lamang nakumbinsi ang mga puno ng paghamak at pagtatangilaban sa kanya noon, ngunit nakuha rin ang kanyang paggalang at prestigyo. Para sa kanyang maganda at katangi-tanging figure habang sumasayaw sa himpapawid, magiliw siyang tinawag ng mga sundalo na Blade Dancer. Sa kanyang namumukod tanging pagganap sa garrison, sa wakas ay nakuha ni Fanny ang mga kwalifikasyon na kailangan para mapili sa order ng liwanag. Ang mas nakakagulat, si Tigreal, ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki na malayo sa Monian Empire sa loob ng maraming taon, ay bumalik din sa kanyang tinubuang bayan mula sa malayong Northern Vale. Nang makita ang ginawa ng kanyang kapatid na babae para sa pamilya, pinuri ni Tigreal si Fanny, sa paniniwalang siya ay naging isang mahusay na mandirigma, at inanyayahan siyang manatili sa kanyang tabi at makipaglaban ng balikatan. Mga manlalakbay sa Land of Dawn, kung makakita ka ng taong lumilipad sa mga bundok at kagubatan na parang libreng ibon, tiyak na nakita mo ang maganda at matuli na figure ni Fanny.